Ang basic salary ko po is 10,598.98. So, Benjamin, sinungaling to? Yes po. Yes po. Eh, sinungaling ka pala, yes, Attorney Salvosa. 15,500 po. 15,500, 37 years. 37 years. Yung kanyang basic pay. Ang sabi po sa akin ng ano, taga GCJ, dinidribble daw po ng PAGCOR para hindi matuloy. Magkano sweldo ng board? Isang member, magbigay ka ng example. Variable po yung amount. Magkano yung average? I think, yung last ko pong recall, baka a little above 1 million lang po. Oh, tangina. Ay, bullshit. Ay, sorry. Pinapili na ng suka dyan sa sari-sari store at nakita ng padrino, stali ka rito, pasok ka sa PAGCOR. Pinasok, and yet tatanggap ng 208,000 samantalang ito, sila, 10, 27 years, 12 years below minimum wage. Hindi ba kabalas to ganyan? At kayo-kayo dyan sa board ang nagde-decide pala. Mr. Samson is DB. Good afternoon po sa lahat po na nandito, especially po sa honorable senators and congressman natin. Una po, yung huling-huling statement po niya na sinabi na lahat daw po nang nag-apply and absorb. Just to let you know po, ako po ang unang-unang nag-apply sa CF New Coast po. And as of now po, nakapasa po ako sa first interview, pero yung second interview po, hindi na po ako nabalikan. Marami na pong na-absorb, pero hindi pa po ako nababalikan ng UCOS. Ilan po yung hindi na-absorb, Mr. Samson? Sir, sa 938 po na nag-apply po, sa 938 po na tinanggal po nila, hindi po nila na-meet yung requirement po na mag-absorb ng 50%. And take note po, 50% lang? Opo, ang nilagay po nila sa provisionary license po kasi is 50%. So, New Coast is required to absorb 50% of the employees po who are existing na naglatrabaho po sa New Coast, PAGCOR New Coast. Ngayon po, hindi po nila na-meet yun. Kasi po, hindi naman po, una po, hindi po kami in-absorb. Himayin po natin para mas maganda. Ang ginawa po kasi ng New Coast management is pinag-apply po nila kami imbis na in-absorb po nila kami. Magkaiba po kasi yun. So, ang nakalagay po sa PL is to absorb the employees. Ang ginawa po nila is pinag-apply kami. Okay. So, therefore, Mr. Salvosa, ang gusto ko mangyari dito, lahat, 100, not 50%, lahat ng mga empleyado sa PAGCOR na dapat ma-absorb nitong casino na privatized na, nag-privatized na at binento niya na sa private, maliban na lang, of course, dun sa mga empleyado na may mga problema. Okay? May mga administrative problem. Pero kung wala, dapat they all should be absorbed. Wala na application, dapat automatic na. Mr. Chair, kaya po may application yan kasi may tatlong option na ibinigay dun sa empleyado. So we wouldn't know kung ano ang gusto nila dun sa tatlong option. Yung tatlong option po kasi is mag-apply sila sa bagong operator, mag-apply ulit or magpa-placement dun sa mga natitirang position sa PAGCOR, or magtumanggap ng retirement or redundancy. So kung hindi ho sila positively pipili noong any of the three, hindi po namin malalaman. Mr. Salvosa, kasasabi nga lang kanina Mr. Samson na hanggang ngayon, naka-second interview na siya, hindi na siya binalikan. At yung 50% requirement na i-absorb yung mga PAGCO employees nung na-privatized na casino, eh hindi na susunod. Ang gusto ko mangyari, 100%. Dapat i-absorb. And I understand na yung owners may karapatan na mag-hire ng kanyang mga tao. Siguro sa management, okay yan. Gusto maglagay ng mga manager niya, mga VP niya, karapatan yun. Pero dapat yung mga PAGCOR employees na matagal na sa work sa casino, meron silang secretive tenure, respetuhin yun. Mr. Chair, kaya po hindi na-abot yung 50% ay kakaunti ang nag-apply sa MSPI. It's not the fault of Mr. Samson, kukunti lang daw nag-apply sa inyo? Yun nga po yung problema, Senator Rafi. Kaya po kasi konti ang nag-apply is hindi naman po ina-absorb yung employees. Ino-offeran po sila ng mas mababa dun sa tinatanggap nila. For example po, ang common salary po halimbawa ng isang empleyado or ang common income po, wag na salary ha, income po para makatotohanan. As halimbawa is 20,000. Ang ino-offer lang po ni MSPI is 10,000. Ay! Gagawa, so, ang layo po nung diferensya, Mr. Eh, kahit na sino tatanggi. Yes po. Kaya po kumikita ko ng 20,000 noon, didemote mo ako. Eh, tagal-tagal ko na sa PAGCOR, magdidemote ako, 10,000 na lang. Eh, hindi ako papayag. Kaya pala, hindi na nangyari yung kagustuhan nila na 100% absorb. Kayo, 50% nga, hindi nyo na kaya. At saka, Senator Rafi, correct ko lang din po yung mga sinabi ni attorney kanina. Sabi po niya, nagsimula daw po yung information drive nila during the town hall. Pareko lang po yun, hindi po totoo yun. Kasi po,
So, Prior, siya, sinungaling to? Yes po, yes po. Eh, sinungaling ka pala, yes, Attorney Salvosa. Kasi po, simula pa lang po nung briefing, bago pa po magkaroon ng town hall, eh, kinokondisyon na po nila kami na magpa-privatize kami. So, as early as... So, May, the town hall meeting happened or it did not happen? The town hall meeting happened, sir. Pero, it happened. Again, prior to that po, kinukondisyon na nga po nila kami. Hindi pa, wala pa pong ano. Tsaka, sir, wala po silang nilabas na black and white. Puro po yan, ano, verbal lang. Doon sa town hall meeting, meron ba yung exchanges of discussion? Sir, debates? Eto po. Meron po kami exchanges of discussion. Hiningan po namin sila ng minutes of the meeting. Hiningan po namin sila ng mga requirements, yung mga PL, MOA. Up to now po, hindi pa po nila nire-release sa amin yun. Okay, so pinayagan ho ba kayo doon sa town hall meeting na magtanong? Yes, sir. Ano po? Sinagot nila? Hindi po nila sinagot direkta. Kasi nga po, hindi daw po sila lawyer or ano. So hindi kayo satisfied? Oh, hindi po, sir. Hindi po talaga. Sir, bali, useless po yung town hall meeting na yun, Attorney Salvosa. Your Honor, please, the whole board and the chairman was in the town hall meeting. It was the chairman who was presiding in the town hall meeting. I was there, Your Honor. I was answering questions of the employees. The HR was there. The licensing was there. So, I don't know why hindi raw sila pinayagang... Mr. Samson? Sir, tulad yan, sir. Nandun po siya. Kung maalala po niya, tinanong po siya ng isang pit supervisor namin during the start of the ano the session of the town hall. Tinanong po siya directly, can you assure us na magkakaroon kami ng security of tenure? You can ask him ano pong sinagot niya nun. Ano pong sinagot niya, Attorney? Ang sabi ko, Your Honor, merong trabaho para sa kanila. Hindi nga, can you assure? Ang tanong, dapat yes or no? Yun lang po ang sabi ko. Because I cannot, siyempre, mag-a-apply sila, Your Honor. Hindi ko sasabihin na desisyon ng isang kumpanya. Pero dapat i-guarantee nyo, Mr. Salvosa, kayo yung pag-core eh. Kasi kung ayon yung bigyan ng license yung nag-a-apply, para ng kasino, na private franchisee or franchise, magkaroon ng private franchise sa kasino. Pag hindi yung ginawa, walang magagawa yun. Yes, so it's you call the shots. Pwede yung sabihin, sige, bago namin kayo aprobahan, kailangan i-absorb nyo certain numbers of employees. Yes, Mr. Pwede yung ilagay doon sa kontrata. Kasama ho at yun walang, sa usapan. Walang magagawa itong mga gustong mag-apply ng kasino. Yes, Mr. Magkaroon Chair, ng kasino. Yun nga, we still give the new licensee the discretion to choose kung sino ang kanilang empleyadong i-hire. We cannot force them to do that. Nobody, I think, could force them to do that. No, sir. I beg to disagree. These people na matagal lang tatrabaho sa PAGCOR, as long as wala silang problema administrative, wala silang administrative case, at okay yung kanilang record, for me, dapat i-absorb sila 100%. Maliban na lang doon sa may mga pagkakasala, maliban doon sa mga tamad, siyempre may mga ano yan, annual review, diba, yung mga employee, then ibibigay yun sa bagong gusto mag-apply ng para maging licensing, casino license sa PAGCOR. Tingnan niya. Okay. Yung mga may record, huwag niya i-absorb, pero yung walang mga record, malinis, at 100% rate, kailangan ma-absorb yun. Pwede yung ilagay yun sa kontrata nyo. Walang magagawa yung gusto mag-apply ng license. Walang magagawa. Yes, Mr. Chair. Nakalagay naman na, nandun naman sa ano yun, talagang mag-absorb sila. Now, as to the one issue na mabliit daw yung sahod. Well, Mr. Chair, PAGCOR has been there for 40 years. Siyempre, through the years, tumataas yung benefits namin. Comparing them to essentially a startup. Siyempre, yung parang bata yan, gumagapang pala ngayon, Your Honor, yung kumpanya. Actually, that is what happened with the Entertainment City. Noong magbubukas ng Entertainment City, naglipatan yung mga taga-PAGCOR. There was no, they did not take any, no mas malaking sahod. But they took the opportunity to be the pioneers of that operation. So, yun lang po. Yung sinasabi niyo po, Mr. Samson, na 20,000 ang kinikita nyo. Ano to? Plus tip? Swell tip? Sir, ano po? Ano lang po yung hypothetical po, sir. Hindi nyo binibilang dito yung tip? Hindi po namin, kumbaga, in-explain ko lang po sa inyo yung difference. Hindi po yung exact figures kasi iba-iba po. Okay, sige. Alam ba, sa isang regular na casino employee, nagsisweldo ng 20,000? Bali, sir, ano po? Ako po, kasi napag-iwanan po yung sahod ko eh. Na, ang basic salary ko po is 10,598.98. 10,598.98 po. Ganun po kababa. Wala sa minimum yan. Yes, sir. Yun at ang kinikita ng PAGCOR, billiones. Tapos, yun. Below minimum. Talo ka pa ng security guard. Yes, sir. Mas malaki pang sweldo ko sa kasambahay ko. Yes, sir. At driver ko.
Mr. Chair. Ba't ganun, 10,500? Mr. Chair, that is the basic salary. But, as I said, through the years, may mga benefits na binibigay ang PAGCOR. Ano po yung mga benefits, sir? Magkano ho ang apps niya? Nadodoble ho yan eh. Because merong nanggagaling sa Provident Fund. Merong healthcare. Merong... Ito yung concern ko po sa take-home pay. Mat- yung take-home pay ko kasi... yun nga ho, doble... Kahit masabihin natin sa tatari mo ng benefits, health benefits and all, pero pagdating, pag-uwi niya ng bahay niya, 10,500 ang tatanggap niya sa isang buwan. Kulang po yun. Mr. Chen. Sa dalawang, sa isang pamilya na dalawang anak. Mr. Chen, ang sabi ko nga ho, nadodoble yun. Because of that release doon sa Provident. Magkano po magkano take-home pay niyo po? Sir, unang po muna. Magkano po yung regular? Ano po magsasabi? Kasi matagal na po ako sa PAGCOR. Since 1986. Ang basic salary ko is 15,500. Mayroon din akong allowance lang. Kasi hindi mo naman pwede makompute yung allowance sa retirement pay. Sandi po, sir. 15,500 lang sweldo niya at ilang taon na kayo sa PAGCOR? 37 years. Sa 37 years, hanggang ngayon, 15,700 lang sweldo niya. Wala pa sa minimum. Again, Mr. Chair, that is the basic. Regardless, sir. No. Basic is basic. Sige, naintindihan ko ang basic. Pero dapat, ang basic pay niya, that dahil 37 years na siya sa PAGCOR, hindi na dapat 15,700. Your Honor, that was way the way it was structured by previous administrations na... Well, then, baguhin na natin itong structure ninyo. Yes, Mr. Chair, but we are... as because there is the GCG law since 2010, hindi ho namin mabago. We are just now applying for the CPCS. Pag nabago ho po yung CPCS, dun po lataas yung basic. But we have to go through that process, Mr. Chair. Yung mga matataas, nung pichat sa SPAG ko, nagsiyaman na naging billionaire na, alam nyo naman yan eh, samantala itong mga empleyado, yung napapakanda ko ba, meron kayong mga empleyado, mga boss nyo dyan, pag lumabas sa kalye, 10 karapan na bodyguards, bakit magbabodyguard pag karami-rami, takot ba siya na, ano? Dahil kumikita ng limpak-limpak sa lapi, samantala yung mga tao niya, bariya-bariya ang kinikita. O naging problema namin since 2010, Your Honor, yung pong CPCS. No, sir. Well, we have to revisit that CPS law kung batas ba yan para magkaroon ng adjustment at ito mga employees sa PAGCOR na pagkatagal-tagalan, 37 years, 15,000 pa lang, Senator Coco. I'd like to acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel. 15,700, you said? 15,500 po. 15,500, Senator Coco, 37 years. Yung kanyang basic pay. Hindi makatarungan yan. Sabi mo, mayroong batas. Well, I'd like to see that law and revisit that and change that. Amend that. Para pumantay sa industry standard yung kanilang sweldo. Yes, sir. Mr. Tungkol po sa sinasabi niyang CPCS na ginagawa sa ngayon, since nanggalabas si President Rodrigo Duterte ng Executive Order 150 ng 2021, October, pero ang nagtatanong po ako sa GCG, bakit hanggang ngayon hindi pa napapatupad sa amin ang CPCS? Samantalang kami na lang ata ang GOCC na hindi nabibigyan ng ATI o ng CPCS, authority to implement. Ang sabi po sa akin ng taga GCG, dinidribble daw po ng PAGCOR para hindi matuloy ang CPCS. Ayan, bakit nyo dinidribble, Mr. Salvoza? Hindi ho totoo, dinidribble namin. Actually, minamadali ho yan. Oh, kung minamadali, sana wala na siya dito kayo. Hindi siya magreklamo. Actually, ho, hindi ko alam kung sino nagsabi sa kanyang dinidribble ng PAGCOR. Sino nagsabi sa inyo na dinidribble ng PAGCOR? Ang head executive assistant po ni dating chairman ng GCG, ni Commissioner Quiroz, Justice Quiroz, ang nagsabi po sa akin, si Attorney Ramos Reyes, na okay, nagpapasa po sila, pero kulang. Anin mo yung kulang kung hindi naman ma-aproban. So ang tingin po na ni Attorney Ramos, dinidribble. Kasi kung kinukompleto nila ang pagpasa ng mga papel, automatic ma-aproban po. Attorney Salvoza. Your Honor, please. I think that if that is the perception of the person, it's not reflective of the position of the agency. Sir, yung sinasabi mo, it's that the perception, para sa akin, hindi mahalaga yon. Mahalaga rito na meron silang mga sinasabi, supported by facts, na 37 years na sila, 15,500 pa lamang ang kanyang basic. Ikaw, Mr. Samson, ilang taong ka na
sa pagkot? Sir, by April 16 po, I will turn 12 years na po sa organization. Ito naman, 12 years na ang basic salary niya, 10,500 pesos. Mas malaki pang sweldo ng kasambahay ko. Actually nga ho, mas malaki pang basic na sweldo ng kasambahay ko sa 10,500. Ito'y 12 years na sa inyo. At kumikita ang pagko ng bilyones. Actually ho, sir, yun nga po ang sinasabi ko. That is how the benefits package and the compensation package. Nasa batas ba yan? Hindi po, kasi the, before the GCG. Hindi nga, nasa batas ba yan? So, sa pagkor lang na ano yan? Noon po kasi ang before. No, tanungin ko di, wala sa batas. Your Honor, so, kayo lang gumawa-gawa. Your Honor. No, yes or no lang. Kayo nasa lang batas po, Your Honor. Na anong klase, anong batas? Doon po sa charter ng pagkor, may nakalagay pong provision that personnel policies of pagkor shall be governed by the board. Governed by the board. So, kung ganon, governed by the board, kayo dyan sa board, sabihin nyo, kung magkano yung dapat maging basic nila, that should be up to the market standard, industry standard. Wala sa industry standard to. 37 years, 15,500 pa lang yung kanyang basic. 12 years, 10,500 yung kanyang basic. Kayo lang pala dyan sa board ang gumagawa ng patakaran. So baguhin yung patakaran. Sino ba yung mga nasa board? Magkano bang sweldo ng board? Ikaw, nasa member ka ng board. Hindi po. Magkano sweldo ng board? Isang member, magbigay ka ng example. Wala akong sweldo, allowance lang po. Magkano allowance per meeting? Kasi alam ko, per board meeting, magkano? Hindi ko po alam yun. No, imposible. Miss Sharon Quintanilla, magkano? Huwag ka magsinulan dito. Tumas nga kayo, tumayo kayo, magkano kayo? Ipa-out niya ito. Tumatagapag-comsec. Mag-out mga to. Sir, kukunin ko lang po yung specific. No, mag-out ka muna. Comsec. Ipapatayuin mga to pagkatagapag-call. Mag-out. Taking. Can you please all stand up from people from Pagkor? Can you raise your right hand? Pati witness, of course. Yeah. Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this committee hearing? Thank you. Okay, Mr. Sharon Quintanilla, yung sweldo ng board sigun sa pag merong board meeting. Tama? Meron pong allowed na amount lang po per meeting po nilang. Kaya magkano yung kanilang allowed per meeting? Balikan ko lang po kayo, kukunin ko lang po yung exact amount. Ilang minuto? Saglit lang po, sir. Mag-message lang. So ibig sabihin, tuwing board meeting na meron silang sweldo, pag walang board meeting, wala silang sweldo? Yes, sir. On top of that, wala po silang ibang nakukuha. Pero on top of that po, meron silang nakukuhang performance-based incentive and na annual lang po. Pero subject po sa approval pa din po ng GCG. I know, pero magkano yung performance? Variable po yung amount. Magkano yung average? I think... yung last ko pong recall, baka a little above 1 million lang ko. Oh, tangina. Ay, sorry. 1 million performance. A year po yun, sir. Kaya nga, performance lang ito, pwera pa doon sa per board meeting, attendance board meeting. So, 1 million. No, annually, para sa kanya tinatawag na performance rating, na lahat naman sila nakatanggap. Ay, depende po kung mamimit po namin yung required. Of course, mamimit yun dahil kayo lang eh. Meron po kasing required na makakuha kami ng at least 90% i-divide nyo nga yung 1 million divided by 12. Po. Ha? Subject to GCG approval. Kita mo, lumilito na 80,000 a month na pumupunta lang to tuwing may meeting. Eh kung once a month lang yung meeting, ang laking pera tinatanggap, samantalang ito ng pampakanda kuba. Araw-araw, nandun sa pagkor, umulan, uminit, bumagyo, nandun sila. Per meeting meron pa rin. Mr. Chairman, per meeting meron pa. Kaya nga, magkano per meeting? O ngayon, malalabas yung kabalastugan nyo dyan sa pagkor. Hindi, meron yun. Alam ko malaking per meeting eh. By the thousands yan eh. Samantalang ito sila ang dahilan kung bakit kayo nakatanggap ng mga per meeting na yan na kung magkano libo at yung performance rating na by the millions, because of them. Without them, wala yun. Kayo. Diba? Oh, ngayon, tell me, magkano? Sige, so performance rating, sabi nyo, is 1 million. Yung sabi mo, depende pa. No, bullshit. I'm sorry. Hindi ako maniniwala. Kayo dyan, pwede kayo maglutuan. Kayo sabihin, ikaw, 1 million performance rating, ikaw, 1.5. Ikaw, kunya 500, pare naman, 500. 1 million na rin ako. O sige, 1 million ka na rin. Kayo lang dyan eh.
pag nagme-meeting kayo, wala namang, hindi naman in public, unless you make it in public. Sige, i-open ko yung wanted sa radyo ko ng programa, mag-board meeting kayo, nainig ng buong Pilipinas, para malaman natin na wala kayong lukuhan. Or at least, gawin yung public. Sige. Hindi naman national security yan, di ba? O, kailangan dapat open to the public yung inyong board meeting. Para malaman namin kung ano yung mga pinag-usapan nyo dyan. O magkano po, Ma'am Quintanilla, magkano ang... So okay na tayo doon, average down, Senator Coco, 1 million annual performance rating ng isang board member. Ngayon, 1 million. Bukod sa 1 million, meron pa yung per attendance ng board meeting. How much? Huwag ka magsinungaling, naka-taking ka. Mahirap makulong sa baba. You are the VP of Finance. Dapat alam mo na ito noon pa. Grabe ka naman, ma'am. You came here not prepared. Dapat, ma'am, meron bilang finance... amount per meeting and then may maximum pong amount na kahit lumagpas po yung ilang meeting, may cap po siya. So just to be sure po, okay, kukunin ko po yung data po. So gusto ko magkano yung natatanggap average per ilang bang meeting sa isang buwan? Ilang board meeting sa isang buwan? Weekly po, merong pong... 4. Wow. Ito na. Magkakabulgara na. 4 times a week. A month. Okay. Ang tanong, magkano per board meeting? Ako, hulaan ko. 50,000 per board meeting yan. 200,000 a month. 50, hintay na. Pero ako, hulaan nito. 50,000 yan per board meeting a month. Napapatawa ka. Kung sa SSS ka, mas mataas pa. Eh, kayo pa kaya. Eh, sa mga SSS, hindi lang 60,000 pata sa SSS board members. O kayo sa pagkul, mas malaki kasi sugal kayo eh, pera kayo eh. Yes, Mr. Alvarez. Ang alam po namin ay twice a week sila nagbi-meeting. Hindi, sabi niya 4 times a week daw eh. Hindi, ah, 4 times a month. Twice a week sa week. Kaya... Twice a week? So opo. 8 times? Opo. Oh. Yun ang alam po namin. O, 2 times. Naku. Milyones kada buwan ang kinikita ng mga to. Mr. Chair, 2 times a week lang po talaga. Ha? Huh? Once a week lang po talaga. Okay. Sir, pa-clarify na lang po. Kasi hindi po kami nagkakamali. Tuwing Tuesday, may exicom po na nangyayari. And then kapag Thursday naman po, board meeting. So, alam po namin. Sa exicom, nandun yung mga board members? Yes po. Oh, twice a week? Hindi po kasi board meeting yon. That's executive committee. Pero may bayad pag umatin sila ng executive committee. Executive, meron yun. Imposible walang bayad. Of course, compensated sila. Come on. Pati ba naman ako lulukuhin nyo? May honorarium yun. Ang lagay, itong mga board members pupunta sa PAGCOR para sa executive com na wala silang pakonsuelo. Meron yun. So, sir, if I may answer na po. 70 million. 79,000. Okay. So, mamaya to si Chairman. So, ito, for every ex-com meeting po, 24,000 po yung gross na per dime. 24. Pero in a month po, maximum... Ito, 24 per executive ex-com. Yes po, but... So, that's for 4 times. Mamaya. So, in a month? 48 lang po kasi naka-maximum po siya ng 48 in a month. So, 48 in a month. Doon sa ex-com. Yes, doon sa board meeting... And sa board po, sir, 40K per board with maximum of 80K per month. Okay, sige. 80 plus 48? So, 128 po. 128 ang per month ng isang board member. Plus, yung 1 million a year, so i-divide mo yan sa 12, 80,000. So equals to 200,000 a month ang sweldo ng mga board members ninyo kahit na ito'y bago lang pasok, ka-appoint lang, na most of them were accommodations, na walang ka-experience tungkol sa pagsusugal, walang experience sa gaming, pinabili lang ng suka dyan,
sa sari-sari store at nakita ng padrino, talika rito, pasok ka sa pagkor, pinasok, and yet tatanggap ng 208,000 samantalang ito, sila 10, 27 years, 12 years below minimum wage. Hindi ba kabalas to ganyan? At kayo-kayo dyan sa board ang nagde-decide pala. Kayo nang papakasasa sa pera na pinagpapagura nila. Hindi ba kabalas to ganyan? Sir, if I may answer din po. Yun po kasing compensation ni Pagcor ay hindi po kami allowed na basta nagtataas. Subject po siya sa review at approval ng GCG. And anong board? Other than the board po, plus meron pa din po tayong final na approval na kukunin sa Office of the President po. Kaya nga po, pero upon the recommendation of the board, kung ano yung recommenda nyo, papayag naman siguro ng Office of the President, hindi naman sabi ng Office of the President, hindi, below minimum wage na lang habang buhay yung mga taga-Pagcor. It is you sa board na gagawa ng recommendation, kung yung tamang recommendation, para sa inyong mga empleyado. Pag sinabi nyo sa Presidente, Mr. President, gusto namin every year tataas yung sweldo ng ating mga empleyado at dapat hindi sila minimum wage, kundi dapat up to the industry standard ang dapat sweldo nila. And of course, sasabihin ni Office of the President, alam mo, sabihin ni Office of the President, masyado malaki yan. Kailangan apihin natin yung mga empleyado nyo. Gawin natin 12,000 lang, 15,000 lang, kahit 37 years, wala akong pakialam. Meron bang ganong klaseng Presidente pag-iisip? Wala. Kayo lang dyan sa board. If I may answer din po din, we tried requesting din po yung mag-request, but since nagkaroon po ng possible implementation po ng CPCS, as far as I could recall po, meron pong unang CPCS na EO203 na na-defer po siya and eventually naging EO150. Ma'am! So every time po... No, stop! Stop! Shut up! Sorry. Kayo po dyan sa board, pag nagkaroon kayo ng mga board meeting, pwede kayo magpasa ng board resolution na para itong mga below minimum wage earners ninyo na pagkatagal-tagal na, itulungan nyo na mapaganda naman yung kanilang kalagayan at mapaayos yung kanilang sweldo dahil wala sa tama. And then you would submit that board resolution ninyo kung saan pamaayin siya ng gobyerno kasama Office of President, and I'm sure maaprubahan yan. Nasa inyo mag-umpisa yan. Kaya nga po, naghihintay po kami na magkaroon ng authority to implement po sa Pagcor noong pong CPCS o yung pong sinasabi ko kaninang EO150 po. Pero kayo ho ba ay nagbigay na ng recommendation, nagpasa ng recommendation? Kasi napakababa na po, for so many years pala, ilang administrasyon nang lumipas hanggang ngayon, na iwanan panahon, below minimum wage pa rin sila. Meron bang gumawa sa inyo man lang? Gano'ng katagal na po kayo sa Pagcor? Mag 30 years na po. Magkano pong sweldo nyo? Ang basic pay ko po ay around 50,000 lang po. Ba't mo nila lang 50,000? Malaki yan. Kumpara sa 12,000. Malayo. Siyempre, marami ka pang benefits. Diba? For all I know, baka mamaya meron pang on the side kay chairman o whatever. Anyway, ma'am, ilang years ka na dyan, hindi mo malang naisip yung mga kasamahan mo na below minimum wage, ginawa niyo pa sana ng paraan na mapataas yung kanilang sweldo. 12,500, and how long you've been... Sorry po, ako po, 12 years sir, pero 10,590. 12 years, 10,500. Saka sir, hindi po ako yung pinakamababa. Meron pong tumatanggap sa amin ng 12 years po, pero nasa 9.7 lang po. Same po kami ng trabaho, pero magkaiba po kami ng sahod. Kita nyo yan. Samantalang yung mga board of directors ninyo, pag isuman natin pinaka-average, pinaka-minimum, 208,000, twice a week lang mag-report. At karamihan sa kanila, I bet you, papaputol ko lahat ng daliri ko, marami sa kanila walang experience sa gaming. Accommodation lang, padrino lang. Inirekomenda ni Padrino Poncio Pilato Terodes. Sure ako dyan. And yet, natanggap na 208,000. Ito, matagal na nagpapatakbo ng Pagcor, below minimum wage. Hindi ba kabalas to ganyan? Alam niyo po yan. Wala man lang kayong ginawa. We tried requesting po, pero sinabihan po kami na intayin na lang yung implementation po ng CPCS. Intayin for a long, long time. And you've been there for how many years again, ma'am?
Yung pong sinasabi kong EO2O3 ay matagal na po siya pero na-defer and eventually na-aprubahan po nung time ng Duterte yung EO150. So EO150, so inaprubahan noon ng below minimum wage pa rin yung mga tao niyo? And lagi pong mayroong pong sinasabing moratorium, hindi ko lang po ma-recall kung... So ibig sabihin lahat ng presidente pumapayag na apihin ang mga empleyado ng PAGCOR? Lahat ng presidente? Gusto sulatan natin si President Duterte kung tama yung pinagsabi mo? Was it explained to him thoroughly na Mr. President, itong ni-request namin, ibig sabihin ito, below minimum wage ang tataasan natin yung sweldo ng mga PAGCOR employees at sinabi ni Presidente, no, hindi, moratorium lang. Hindi naman po diretsyong sa OP, laging nadaan po kami sa proseso kasi meron po kaming mga limitation, let's say, kagaya po ng sa GCG. Pero nirecommend nyo po ba sa mga agency na binabanggit nyo na in-explain nyo rin doon na napakababa ang sweldo ng mga PAGCOR employees, way below minimum wage. Meron tayong batas sa minimum wage, remember? Meron tayong batas sa minimum wage. Tapos ngayon, kayo ay under sa government ano kayo, entity. And yet, hindi nyo kayang sundin kung ano yung nakalagay sa batas? We tried to point it out po. In fact, even in one of the meetings po sa Malacañang, we highlighted that this is, ito lang po yung BIP or basic pay ng mga nakukuha ng PAGCORian. Pero still po, hindi po kami... ganun na pagbigyan po ng pansin. Okay. So, sinabi nyo sa Malacañang, sino dun sa Malacañang sinabihan nyo po? Actually, in one of the meetings po, specific with the GCG, kasi nga po, yung... Hindi po, nga po, sino nga po doon, at did you do it in writing, in black and white? And I'd like to see a copy of that. Dahil kasi, from now on, ako mismo, kung kinakailan pupunta ko in person sa Malacañang, ibibigay ko yon. Time pa po ito ni dating President Noynoy Aquino and under the Nagyat admin po. Jesus, we try to point out po na ganun lang po yung basic pay namin. Mahina kayo mag-explain. Compared to other government agencies. Kaya nga po, mahina kayo mag-explain. Bakit hindi nyo kayang explain na maayos? Kasi kung it was properly explained na kailangan taasan na natin itong mga empleyado natin, below minimum wage sila, meron tayong batas na sinasabing dapat na sinusunod yung minimum wage sa gobyerno tayo, kailangan taasan na natin yung kanilang sweldo. Kung explain it properly, I'm sure yung Malacañang papayag. Sino ba naman hindi papayag na presidente na aapihin yung mga empleyado ng gobyerno? Hindi ko lang po ma-recall, pero meron pong parang nilabas na issue na talagang hinalt po or sinuspend po yung mga possible na increase sa sweldo. So, lahat po yon. We tried kahit po yung realignment lang ng aming mga benefits, pero still, lagi pong nasasabi na hintayin na lang namin yung CPCS po. Okay, what the CPCS stands? Ang problema po sa CPCS, sabi nga po ng taga-GCG, dinidribble, kaya hanggang ngayon hindi pa napapatupad. Ayun. Yes, Mr. Samson. Sir, if I may po. Regarding din po dun sa nagiging delay po sa CPCS implementation, ang problem po kasi namin sa PAGCOR, hindi po ini-incorporate yung mga employees sa planning pa lang. For example po, nung focus group discussion po, si Sir Oka po, kasama po sa pagbuo po nung, at pagbalangkas po ng batas para po dun sa CPCS implementation. Pero kasamang palad po kasi, dahil po may galit sa kanyang administrasyon, hindi po siya hinahayaan na sumali po at makilahok dun sa paggawa po ng mga policies and ano namin pagdating po sa CPCS. Kaya nga po kung tatanungin niyo po sila ngayon, ang change management team po namin at ang technical working group po namin, wala po kaming representative sa rank and file na inelect po namin. Lahat po yun inappoint lang nila na sila-sila lang. Ganun po kalala sa amin ngayon. Okay, so sa next hearing, COMSEC, imbitahan natin sino yung mga dapat imbitahan, Mr. Alvarez, sa tingin nyo, para mapabilis na itong approval sa action sa CPCS. Imbitahan po natin si, ano, si Chairman. Para Chairman. Ano. So I need Chairman, Chairman Altenco here. Saka si Gian po. Ako sir, saka si Sean Cao. Sino si Sean Cao? Sir, bali, ano po, ako na lang po mag-ano, ang mga persons involved po sa management, si SVP Dan Cecilio po, si Vice President Lito Domingo po, okay, si VP for Legal, si Sir Rod Consolacion, tapos si Chairman po. Kasi, four of them. Apo, yun sa top ranks po, yun po talaga yung kailangan natin. Okay, meron siyang binabanggit sa Malacañang. Sino sa Malacañang na
nagaharang. Miss Sharon, kasi sabi mo, pinasabit siya sa Malacanang at meron taga Malacanang na nagsasabing hindi. Lagi pong nagagamit yung possible na implementation po ng... Kapapangalan sa Malacanang? Sino po yung approving person doon sa Malacanang, approving authority, aside from the president, of course? Usually po, ang nakukuha naming document ay galing po sa ES. Office of the Executive Secretary, siya mismo ang nag-disapprove na tataasan yung sweldo? Meron po kaming mga request na meron po silang official na reply po. So, meron kayong request, official reply, na hindi tinutugunan ni ES? Nami-mention po doon na we need... Pero sino final approving authority? Are you saying ES? Based on document, yun po yung nakita ko pa. Siguro, Comsec, we can invite a representative from the Executive Secretary's office for this. At saka yung binanggit yung apat na... Dagdag ko po sa invitation ang chairman po ng GCG. GCG? Na si Attorney Marcos. Okay. Comsec, isama natin sa invitation? Chairman po ng GCG. Para malaman po natin, maliwanaga natin kung ano pong status ng CPC namin. So, ulitin po natin, nakikinig yung Comsec.